Hi, what's up? Good morning! Welcome na naman sa ating isang video at isang episode. Isang biyahe na kung saan ay walang kwenta ang kwento. Punta tayo ngayon sa Doña Remedios Trinidad. Mas kilala sa tawag, ano ba? Okay ba siya? Ayan, okay nga siya. Mas kilala sa DRT. Sama natin ang aking Janakis. Ayan, ang kas ko sa likod. Dahil gusto niya daw maligo din sa ilog. Ayan, tara. Samahan niyo kami sa ating paglalakbay. Simula naman sa amin hanggang DRT is mga around 1 hour lang naman. Ayan ang sabi sa Waze. Ayan, 1 hour and 18 minutes lang naman. Ayan. Maigsi-iksing biyahe lang naman to. And bali, hindi naman tayo mag-overnight. Balikan lang din kasi marami tayong gagawin bukas. Maraming dapat esikasuhin. Kaya hindi tayo pwedeng mag-overnight. Eh, sana sa mga susunod nating biyahe, makapag-camp tayo at makapag-overnight. Hammock gaming lang muna tayo for today's video. Tara, samahan nyo kami. Ayan nga, didikunan tayo dito sa May Cruz. Mali, dadaan tayo sa Balagtas Bypass Road. Kasi dire-diretso doon hanggang, hindi ko alam, San Miguel ba? San Rafael? So parang doon ang daan natin eh. Kaya dito tayo pinadadaan ni Waze. Kasi mas mabilis sa bypass road. Yun nga lang, pagkagabi, iwas-iwasan yung dumaan din doon kasi parang hindi ganun kaganda ang kalsada, tsaka madilim, tas puro truck, grabe, puro truck doon. Pero sa ngayon, dinidevelop pa rin naman siya, kaya sana soon eh, magkaroon siya ng mga maraming ilaw. Uy, maputik siya. Madudumihan ang aking motor. Iwas tayo sa putik. Kahit sabihin na natin naka dual sport tayo, kaso ibang usapan ang putik. Hindi dahil sa dudulas tayo, hindi madudumihan ang ating motor. Kung pwede naman natin iwasan, iwasan natin. Hindi porkit naka adventure scooter tayo eh, sasabak natin lagi sa ano. Walang hipon nak. Ay, may hipon oh. Mamaya, bibil tayo hipon. Wala kaming intercom ng anak ko kasi walang intercom tong helmet ko. Hindi pa tayo nakakabili. Bagong, ito yung bagong helmet natin, Spider. Baka naman. Medyo umaambon-ambon. Sana wag umulan. Kasi pag umulan, mahirap sa DRT, maputik. Hindi mo rin may enjoy kasi syempre ilog pagka maulan. Itim ang tubig. Hindi maitim, baka maputik yung tubig. Kasi nga ilog siya. Ewa. Isa to sa mga gusto nating sasakyan, no? Yung race. Ang ganda ako sa forma niyan. Parang SUV-ing maliit o SUV siya. Correct nyo na lang ako kung ano ba siya. Sedan pa ba siya o SUV na siya? Kasi hindi ko alam. Piesta nga pala ng Giginto ngayon. Merong flower festival. O halamanan. Parang ganon. Sa mga dinaanan natin kanina eh, may mga banda. Tsaka isasarado ang MacArthur Highway ng ilang oras para bigyan daan yung fiesta. Kaya maganda na rin na maaga kami nakaalis kasi ikot malayo tayo. Doon tayo, inabutan tayo sa daan nung ano, nung parada. Ito nga pala yung palabas na
Balagtas bypass road. Grabe, tapos na nyo yung ingay mo pa. Tapos ito, papunta na. Ayan, Balagtas exit yon. Tapos dito tayo, kakaliwa tayo. Dami ng establishment dito. May McDo na rin pala, oh. Tagal ko nang di nakakabiyahe dito. Tagal ko nang di nakakadaan. Kasi hindi naman ako nagagawin na dito talaga. Tumira ako dyan dati sa may Chaong. Likod niyang Green Estates na yan. Nakatakot dumaan dito kasi yun nga, oh. Puro truck. Tapos ngayon, buti ngayon, medyo maganda na yung daan. Ngayon, dinidevelop na nila, gagawin na nilang 4-lane. Dati kasi 2-lane lang ito. Napaka-iingay nyo, ah. Naunahan ko na kayo. Dahil maingay kayo. Naunahan ko na kayo. GSX yun, ah. GS, Suzuki GSX 1000 yata yan. Wala pa yung kasama natin. Sabi ko, eh, tawagan ako para magising ako ng alas 5. Kaso mukhang siya yung hindi nagising. Talagang pagka may biyahe, aga ng gising, eh. Pagka may pasok, tinatanghali na. Ni anak mo, tuwantuwa din sa likod, oh. Pasayo-sayo po. Natutuwa ka siyang umangkas dito sa ADB kasi napaka-relax nitong sakyan. Yan, napaka-relax maniuhin. Tsaka, ayun nga, yung sa angkas, maganda yung bounce na upuan. Kasi stock seat pa rin naman to, wala kaming binabago. Kasi si Utol, ayaw niya ng may babaguhin. Kahit pang gilid nito ay stock. Napaka-fresh nito. Sabi ko sa kanya, kung plan niya ibenta, ako nabibili. Kasi napakasarap talaga gamitin ito. Smooth na smooth, walang ingay. Si Utol kasi hindi naman mahilig bumiyahe. Alam, biyahe niya lang pagpupunta ng Baguio. Yan. Tanya yung, taga doon kasi yung ano, magulang nung asawa niya. Kaya, yun lang biyahe talaga nito. Akit baba lang. Wala nang side trip. Pero sinasama ko siya, sabi ko, minsan sama siya, biyahe kami. Para naman makapag-relax din siya. Eh, sa ngayon kasi umakit sila ng bagyo ng asawa niya. Dala-dala naman nila, nakasasakyan na sila. Eh, kasi, siyempre, delikado naman talaga magmotor kahit ang sabihin natin. Tsaka yung weather condition, ulanin arawin, di ba? Kaya mas okay talaga na sasakyan. So, syempre, tayo, hilig natin kasi is motor. Kaya, ayan, motor lagi dala natin. So, wala akong sasakyan. Binenta ko yung sasakyan para dun sa isa kong motor. Yung Dominar 400 UG natin. Yung napambentahan nun is dinagdag ko para dun sa down payment ng ating Dominar. Grabe, traffic dito kasi may liliko lang kaya traffic. Di ba? Puro truck talaga rito, eh. Kaya yun, mahirap dito dumaan ng gabi. Tignan yung mga poste, wala namang street lights. Wala ring street lights ang barangay. Kaya yun. Tapos yung mga crossing dito, ayan. Hindi pansinin yung mga crossing dito kaya minsan may mga pasaway na dire-diretso lang, nakala mo lumabas ng banyo. Yeah, pagdadaan kayo dito, lalo na't gabi, ingat kayo. Pero mukhang may ano, eh, mukhang lalagyan nila ng ilaw kasi yung center island may abang na poste. Tingin ko para sa ilaw yan. Puro, ganun talaga dito, puro truck. Maluwag na.
hindi nyo naman kailangan bumakbak dito. Iba kasi may na-aksidente dito kasi yung iba, hindi makabisado yung daan. Nagtutulin. Yan, tayo. Kaysa na dyan, yung mga nasasabik sa tulin. Doon ay sa mga controlled area, may mga racetrack naman, may mga maliliit na circuit, o may mga, kahit nga sa bukid, bawal eh, kasi minsan may mga hayop dyan na tumatawid, mga aso, pusa, ganun. Susubukan nyo yung top speed nyo. Doon ay sa controlled area, yung talagang asin walang dumadaan na sasakyan. Diba? Hanggat maaari, doon na rin kayo sa legal, mga racetrack, ganyan, circuit. Doon susubukan niyo i-skill niyo at magiging mag-i-improve kayo bilang isang magaling na driver din. Ayun, yung mga professional nga na racer, so may semplang eh. And well, ako swerte ako kasi kahit papaano naka-attend tayo ng meron kaming orientation, no, seminar sa trabaho namin na kailangan ko umattend sa safety seminar sa motorcycle sa Honda, sa hindi ko alam kung Taguig o Paranya, eh matagal na yun, way back siguro mga 2017, parang ganun. Kaya meron tayong seminar, meron tayong certificate na nakatid tayo sa safety driving course, sa sasakyan meron din, sa truck meron din, nagmamaneho rin tayo ng truck. Tapos yun sa motor, dahil kailangan yun sa trabaho namin, hindi ka magkakaroon ng operator's permit hanggat di ka umattend sa mga safety seminar. Kaya ako, swerte ako kasi kahit papano eh, naka-attend tayo sa mga ganun. May idea tayo kung ano, kung ano yung mga hindi dapat at dapat nating gawin. So in 1 hour and 1 minute, nandun na tayo sa sentro ng Bato, DRT. Eh, grabe, napakaganda din sa bypass, no? Sipin mo yung mga sinira nilang palayan para mabigyan daan to. Kasi alam ko dati to mga ganyan, yan, mga sakahan, bakanting lote, diba? Mga taniman ng kung ano-ano. Kaya ayun, ang dami silang ano. Well, maganda naman yung purpose na nagkakaroon tayo ng mga bagong kalsada para marating natin yung mga ibang bayan. Kaya ngayon pansinin nyo, napakaraming mga nagta-travel. Dahil rin yan sa improvement ng ating government na madami sila napapagawang mga bagong kalsada na mas madali mong mapupuntahan yung isang lugar. Tsaka ano rin yan, pagdating ng araw sana bumaba yung pagtaas ng mga bilihin kasi marami ng mga alternate routes na hindi na kailangan umikot ng malayo. Kasi unang nagpapataas talaga ng bilihin natin is yung transportation eh. Kung paano nila dinideliver yung mga goods ng isang bagay. Kaya sana dumating yung panahon na hindi man bumalik sa dati, eh kahit pa paano eh maging sapat na yung minimum wage na dito sa Pilipinas dun sa mga bilihin. Hindi naman natin kailangan ng sobre, ang sa atin lang is at least sumapat sa isang maliit na pamilya yung kinikita ng isang nagtatrabaho. Yeah, yun lang naman. Ang dami bumabiyahe na nakamotor oh. Mga ano din yan, mga baka pupunta rin ng DRT. Lalo na ngayon Sabado, malamang maraming tao dun sa ano, sa pupuntahan naming campsite. Sana hindi siya ganun ka-crowded para naman sulit ang punta. Kasi mahirap pag masyadong maraming tao talaga. Nalasiksikan kayo dun sa lugar. Ayun. Mas masarap yung kahit pa paano, nakakalangoy ka ng maluwag, di ba?
Ano ko eh, nataas-taas pa yung kamay, tonto kasi, ganda kasi ng view yun. Sabi ganda, golden hour ngayon, kaso wala si Haring Araw. Sarap eh no, pagka nandiyan ka sa mga, nandito ka sa mga ganitong lugar na parang mapapatahimik ka na lang, tapos alam mo yan, gaang-gaang nung pakiramdam mo na sarap-sarap na gusto mong tahimik ka lang, na enjoyin mo yung view, di ba? Sabing ganda. Thank you Lord. Thank you Lord sa isa na namang bagong umaga na pinagkaloob niyo sa amin. At binigyan niyo kami ng pagkakataon para maranasan, masilayan yung mga ganitong bagay. Maraming salamat sa inyo, Lord. Sarap. Tingin ko diretso lang naman tayo kasi mahaba pa yung sa waist. Grabe, ganda dito talaga, promise. Ganda ng kalsada. Parang dito yung ano, vlog ni Boy First Time tsaka ni Motor ni Juan. Yan, parang dun sila naghiwalay sa part na yun. Hindi lang ako sure, pero parang doon malaga yung ano nila, Philippine Loop. Parang dun yung part na yun. Ayun niya. Dahil napakaganda talaga ng view. Ayan, hinto muna tayo dito. Tingnan daw siya. Ayan. Baba muna tayo dito, tapos namnamin natin yung view. Di ba ang ganda ng view? Mag-pictorial muna tayo dito. Rim mo na yung mas mo. Naisip mo yung buhok mo. Jadi tekan deh. Ya, tapos na kami kumuha ng picture. Napagpalipad na rin, may aerial shot na kami. Biyahe na uli kami. Ilang minuto pa ba? Ayaw. Hindi siya mapindot. Biyahe na uli kami. Wala pa yung aming mga kasama. Meron na lang kaming 37 minutes. Yeah. Ganda talaga ng daan dito. Di ba? Mga nagja-jogging. Oh. Sarap pa tumira rito. Yan lang, malayo lang talaga. Sabagay, yung mga taga-syudad gusto dito. Tapos yung mga taga dito gusto naman sa syudad. Diba? Kaya parehas lang din yung ano, parehas lang din yung pakiramdam. Dito mo maganda rito kasi eh, natigaw mo parang pansit na yung mga kable ng telepono. Diba? Kaya dito tingin ko meron ditong magandang connection ng telepono at internet.
So kung ikaw ay work from home, pwede ka dito. Ganda ng ano dito. Ganda ng daan. Ganda ng mga liko. Hindi mo naman kailangan bumangking, pero di ba, di man tayo matulin, sakto lang. Sige, angkas ko naman din yung aking anak ko, lalim. So u-turn daw tayo doon. Ngayon, daan muna tayo ng, tingin ko bukas itong Alphamart. Bili muna ng mga ng chips para din sa Junakis ko. Ay, sakto may kainan dun. Makakain na rin dun. Ayan. At ayun nga, nakapamili na tayo ng ating mga gamit. Ay, nakabili na tayo ng ating mga kahit pa paanong lulutuing ulam. So, ang hahanapin na lang natin ngayon is may makakainan dito. Para pagdating doon ay nakakain na kami. Kasi wala naman kaming baong luto na. Pero may baong kaming ulam. Yan lang, wala kaming baong luto na. Kaya ayun, hinahanap muna kami ng kakainan dito. O, kain na tayo? O, hanap pa tayo? O, sige, kain tayo. Bali, tapos na kami kumain dito at inaabangan na lang namin yung isa naming kasama para sabay-sabay na kaming bumaba doon sa may campsite. Ayun na nga, dumating na nga sila. Yung akala kong tatlo lang sila, ang kasama niya pala ay isang buong basketball team. Membro lang ba to? Field club, camping, magkasama. Field club po kasi kami nung ano, field club po yung isang kasama namin. Eh, umili rin po kami ng mga kasama. Tayo. Sige po. Alam ko yung bata, dalawa lang eh. Kasa kaya? Hindi mo sila yung kasama kay isang basketball team. Kaya ako yun. Walang yung ambulan. Sabi ni Idil kami dahil sa paa. Bali, ito nga pala yung parking nila. Ganda dito, ganda ng kalsada, ganda ng parking. Kung mag-overnight ka man, hindi ka kakabahan na baka may mawala na gamit. Kasi talagang secured naman yung place. Tapos hindi mo na kailangan mag-hiking. Kasi pagbaba mo nung hagdan mismo, nandun na yung mismo campsite tsaka ilog. Dami kong bit-bit di umakabuhin. Thank you.
At ayun nga dito, bali, nag-prepare na ako ng mga lulutuin ng mga bagets. Sila na mag-iihaw, ako na lang magtitimpla tsaka mag-iihaw. Tapos ipiprepare ko na rin yung mga sampaya namin ng mga damit, ng mga bag, tsaka ng mga hamok. Tumating na rin ba sa punto ng buhay mo na nasabi mo na ayoko na, suko na ako? Minsan ba naranasan mo na pakiramdam mo nag-iisa ka at wala kang makasama? Lahat tayo dumarating sa punto na yan. Pero ito lang ang lagi mong tatandaan. Na lahat ng pinagdadaanan natin ay lilipas at masusulusunan din. Kagaya nga ng sinabi ko, dadaanan lang. Huwag mong hihintuan. Lahat tayo may karapatang magpahinga, pero walang susuko. Darating din yung panahon mo. Minsan, kailangan mo lang talaga mag-isa para makapag-isip-isip. Kailangan mo lumayo sa ingay ng syudad at ingay ng buhay. May karapatan kang magpahinga, pero wala tayong karapatang sumuko. Simple lang ang buhay. Huwag na nating gawing komplikado. Kaya sa bawat hamon ng buhay, laban lang. At pag naiisip mo na mabigat na, pahinga mo lang. Tignan mo yung dating ikaw. Silipin mo ang iyong pinanggalingan. Malayo na ang iyong narating, pero malayo pa din ang paroroonan. Kaya kaibigan, laban lang. Ipahinga mo lang. Darating din yung panahon, malalampasan mo din lahat ng bagay na yan. At kapag lahat ng iyong pinagdadaanan ay iyong nalampasan, masasabi mo na hindi ko mararating kung anong meron ako ngayon kung hindi ko nalampasan ang bawat hamon ng buhay. Kaya kaibigan, walang susuko, ipahinga mo lang. So ayun nga guys, what's up? Ay, napakabato rito sa karito, karito. Sentro ng bato. Masakit sa paa. Sabi, mababaw lang naman. Kaso yun nga, napakasakit sa paa. Tsaka napaka bulas ng bato. Masarap dun sa parang mini falls. Puntaan natin yung mini falls. Karito, sakit sa paa yung bato. Pupunta kayo dito dahil nakaano kayo. Sandal sa pang hiking. Or yung swimming shoes. Kasi napakasakit talaga ng bato sa paa. So yun, nandito na tayo sa parang mini pool. So, masarap dito kasi pwede kang humiga. Tapos kung dyan ang tagas ng tubig. Diba? Yun. Ayun, once in a while, di naman masamang magpahinga at mag-relax. Ay, grabe. Sobra. Tanggal lahat ng stress. Napakasarap dito. Bali, di naman kami dito overnight. Ano lang kami, pwede kami ng hapon kasi parang maraming gagawin bukas. Pero at least, di ba kayo papaano eh. Nakapag-relax ng konti. Wala namang malalim dito, halos hanggang dibdib ko lang lahat. Ano, 5-10 ako, siguro mga 5 flat yung lalim lang. Ang mahirap lang talaga mabato. Ay, grabe, nakakatawa.
Lapit lang to guys, kung galing kayo ng Maynila, exit lang kayo ng Balagtas, tapos from Balagtas exit hanggang dito siguro mga 1 hour and 30 minutes or less. Kaya search nyo sentro ng Bato, Doña Remedios, Trinidad. Thank you, bye-bye. May melon? Ano yun, nak? Suha. Suha. And ayun nga, pauwi na kami. Natapos ang isang maghapon na masaya. Ang sarap dito. Kanya lang talaga mabato. Pero masarap. Ayun. So, ulitin. Isang masarap na biyahe. Biyahe, tsaka ligo sa ilog. Sarap din yan. Ano? Kaya paminsan-minsan yung, alam mo yun, yung stress sa syudad, ingay ng sasakyan, di ba, pollution sa kalsada. Yeah. Minsan-minsan eh, masarap din kumawala. Yeah, para ma-relax ang iyong isip. Yeah. Yeah. Ayun. Isang masayang-masayang paglalakbay. Napit lang naman sa amin to, hindi pa ako nag-waste. Mamaya na kasi dito, pag-ahon, medyo kabisado pa naman ang bahagya. Sana walang gaanong traffic para dire-diretso lang ang aming biyahe. Paglabas dito, medyo malayo naman te. Kaya, okay lang. So, paano hanggang dito na lang? Tatapusin ko na ang aking vlog kung umabot kayo dito sa dulo. Baka naman, please like and share. Ayun, peace!